Ang hiningi ko ngayon, dapat hiningi ko kay Secretary Duque at sa ating Presidente na payagan si Secretary Duque na yung mga serum ng mga nagkakasakit ngayon ng dengue, ipadala kaagad sa Hawaii o sa Pennsylvania, sa Pittsburgh, para matest kaagad kung yun ay dala di lamang ng dengue, ngunit caused by DengVaxia, para yung kaukulang aksyon laban sa sanity na pandilin lang, o hindi lang pandilin lang, yung talagang recklessness nila, kapabayaan nila na hindi nila sinabi na maaaring makaspekto yung magbayad sila. This is a human rights violation. Ang yayabang na ibang bansa na tawagin ang Pilipinas by human rights violation. Pero yung malalaking kumpanya nila, hindi sinabi sa bayan natin, sa mga bata, na kailangan tignan nyo na baka magkaroon kayo ng mas maluwang sakit. At sinabi lang huli ng mga bisyo na hindi nila pinakinggan si Dr. Halstead na pwedeng pag ininjection mo ang bata na hindi pa nadedengue, eh maaaring magkasakit ng masama yung pagtamaan uli ng dengue. Yan ang nangyari dito. It is a human rights violation because lahat kayo dyan, may karapatan tayo na malaman natin kung anong binibigay sa atin ng doktor, anong makakapinsala sa atin. At yan ay human rights guaranteed under the Universal Convention of Human Rights. At yan ay sinasabi mismo ng World Health Organization. Is there any comment regarding to sa dismissal ng case ni Kerwin Espinosa? Ay, kinobet ko lang. Ako ura-ura dyan. Okay, opo. Yun. Ay, sabi ko nga, dapat itong mga nasa Department of Justice, they should be canned. Basura lahat sa mga yan at mukhang hindi lang ginagawa yung tungkulin nila. Pinaghihirapan ng presidente na hulihin lahat sa mga titinda ng droga. Tapos sila, mabuti nga, nasabon sila ngayon at nakagalitan sila ng Pangulo. And I know that the president will do something about it because that's really bad. Yung mga maliliit, pinagbibintangan ng Pangulo na pinapatay, pero yung may yaman, paralabas yan. Excuse me. Iba yan. Pang-usapan na yan. Sir, I have two more questions regarding dito.